hindi sila nakakalipad ng mataas, kaya hanggang patalon-talon lang sila. Katulad nito. Ayon kay Google, pati na rin sa mga breeders na nakakwentuhan ko na, ang isang manok na katulad nito ay kayang umitlog ng 300 plus eggs a year. Pero ang average talaga ng pag-itlog nila sa una at pangalawang taon ay 200 to 280 eggs a year. Light brown yung kulay ng iniitlog nila at medium size ang laki nito. Hindi tulad ng ibang manok na sobrang tapang at ingay, ang manok na ito ay sobrang gentle at tahimik lamang, kaya pwedeng-pwedeng alagaan kahit sa tabi lang ng bahay. Magandang buhay, Kabukid! Ako nga pala si Joms at itong Joms Farm Life Channel. Konting trivia lang, ang mga manok na ito ay Black Australorp, nagmula sa pangalang Australian Black Orpingtons. Ang breed na ito ay isa sa tatlong pinakasikat na imported heritage breed sa Pilipinas. Ang dalawa pang iba ay ang BPR or Barred Plymouth Rock at Rear o Rhode Island Red. Nabili namin itong mga Black Australorp na ito sa kaibigan naming breeder. Hindi ko pwedeng sabihin kung magkano namin nabili kasi mura lang niyang ipinagbenta sa amin. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ba talaga ang presyo ng mga ito. Ang isang fertile egg ng manok na ito ay may presyo na agad na 30 to 60 pesos. 100 to 250 pesos naman ang day-old na sisiw. Pagdating naman sa mga ready-to-breed na mga Black Australorp, umaabot na ang presyo nito sa 1,000 to 3,000 pesos. Maaring bumaba o tumaas, depende na lang sa breeders na nagbebenta. So nandito na sila sa bago nilang kulungan at aalagaan ko sila dito sa bukid. Kung gusto mo makakuha ng updates and konting tips na din about sa pag-aalaga ng mga manok na ito, ay mag-subscribe ka na sa YouTube channel na ito. Apat na piraso lang muna ang aming binili, isang lalaki at tatlong babae. Gusto kasi muna naming masubukan kung makaka-adapt ba sila sa environment na meron kami dito sa bukid. Mahirap kasi kung maramihan agad yung bibili natin, tas hindi pala magiging okay, masasayang yung ating puhunan. Kagaya ng nasabi ko kanina, imported yung lahi nila, kaya alam kong hindi ganun kadali ang mag-alaga ng mga ito. Hindi sila katulad ng native na manok na kahit sisiw pa lamang ay kayang-kaya ng mabuhay na walang brooder, basta kasama lamang ang kanilang inahin. Isa pang kagandahan sa native ay yung inahin na magtuturo kung paano uminom, kung paano tumuka, at kung paano maghanap ng pagkain sa forage. Itong native na inahin na ito ay itinali ko lamang sa likod ng kubo kasama ang kanyang mga day-old na sisiw. Hindi sila mahirap alagaan at sobrang bihira lang ang mortality. Hindi nga lang sila katulad ng mga imported breeds na sobrang productive katulad ng Black Australorp. Kumpara sa mga native ay mas higit na kailangan ng atensyon ng mga manok na ito dahil imported sila at hindi sila sanay sa environment at weather na meron tayo dito. Ang isang requirement sa pag-aalaga ng mga manok na ito ay dapat may maayos kang kulungan. So bago pa dumating ang mga manok, ay inayos ko na itong napabayaang kulungan dito sa bukid namin. Ang idea ng design ng kulungang ito ay nanggaling kay Dr. Renesi Santiago. Dahil mga bata pa'y nabili naming manok, naglagay muna ako ng takip sa gilid ng kulungan upang hindi masyadong malamigan yung mga manok sa gabi. Movable ang design ng kulungang ito, kaya after 1 week nung nakita kong nauubos na yung mga damo sa loob ng kulungan at nag-aamoy ipot na din ang loob nito, nag-decide ako na ilipat na ang pwesto nito. Sa pamamagitan nito ay meron tayong natural grass cutter dahil tinutukan ng mga manok yung mga damo na nasa loob ng kulungan. Isa pa, meron din tayong fertilizer sa lupa dahil sa mga dumi na nanggagaling sa manok. Dahil din dito, mababawasan yung oras natin sa paglilinis ng kulungan ng manok dahil yung kulungan mismo nag-a-adjust dun sa dumi ng mga manok. Ang isa pang kagandahan nito ay laging may fresh na damo yung mga manok natin para tukain. Kumpara dun sa dati nilang pwesto, na halos maubos na yung damo at maging lupa na lamang. Kung sakaling maubos na ulit ng mga manok, yung mga damo na nasa loob ng kulungan, pwede ko na ulit silang ilipat dito sa pwesto na ito. At pag naubos naman na ulit ito, ililipat ko na ulit sila dun sa original na pwesto nila. Pag mainit yung panahon, hinahayaan ko lang sila magdala dito sa paligid ng kubo dahil napapaligiran naman ito ng net. Dahil dito, makakapamili sila ng damo na tutukain at makakatuka na din sila ng iba't ibang insekto na nasa lupa. Napapansin ko rin na pag nasa labas sila ng kulungan, ay iba yung sigla nila at liksi.
Ang mga kawayang ito ay tira lamang nung nagpagawa ko ng kubo. Ito na lang din yung gagamitin ko bilang patungan ng yero dun sa kulungan ng manok. Para mas maging maayos tingnan yung kulungan, inalis ko na lang yung mga bagay na hindi naman masyadong kailangan, katulad nitong tarapal. Dahil mag 2 months pa lang inabili namin sisiw, hindi pa nila kailangan ng pugad kaya inalis ko na muna ito. Gumamit ako ng kawat bilang panali para maging stable yung kawayan na pinatong ko dito sa kulungan. Ang dalawang kawayang ito yung magsisilbing patungan ng yero na ilalagay ko mamaya. Upang hindi basta madala ng hangin yung yero, inipit ko ito gamit yung kabiyak ng kawayan. Para mas maging matibay, pinatungan ko ito ng gulong ng sasakyan. Kaso, ang luang ng kulungang ito ay 4x8 feet. Ang taas naman nito ay 5 feet. I-like mo sana ang video na to kung nagustuhan mo at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at gusto mo ng ganitong content, mag-subscribe ka na. Salamat!